Apong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Apong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugo ang tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunong balikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahi, sumusugod ang mga nangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayoan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Nineveh. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na.
ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag at sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napagagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad. Ang parusa'y ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa akin nasusuklam. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inuusik sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sabagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Maligayang pagbabalik dito po sa dambana ng Poong Nazareno. Mapakinggan at unawaing mabuti ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno para sa ating lahat. Malinaw po yung ipinahayag ng ating salmong tugunan. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. At sa dulong bahagi rin ng ating ebanghelyo, sinabi din ni Kristo na mayroon ilan dito ang hindi makakaranas pa, mararana o makikita pa niya ang pagdating
ng anak ng tao bilang hari. So nasa pasya pa rin ng Diyos. Yung iba, matanda na, pero buhay pa. Yung iba na COVID na, pero buhay pa. Yung iba, sanggol pa lang, bata pa lang, nagpasya na ang Diyos na bumalik na siya sa langit. So nasa pasya ng Diyos ang buhay at kamatayan. I'm sure lahat tayo gusto natin mabuhay. Gusto natin ang buhay. Pero meron tayong, bagamat nasa pasya ng Diyos, ang ating buhay o ang kamatayan, pero binibigyan niya tayo ng pagkakataong pumili rin naman. Siya yung huling say, no? Siya yung huling ahatol. Pero binibigyan tayo ng pagkakataong magdesisyon kung ano ang pipiliin natin. Ang buhay ba o ang kamatayan? Madali pong sabihin na ako ay deboto. Kung tutusin, lahat ng naririto, mapasa loob at labas ng simbahan, maging sa online, pwede nang sabihin at ipangalandakan, deboto ako ng Poong Nazareno. Madali yan sa pangalan. Pumunta ka lang ng kapo, magsimba ka lang, deboto na ng Nazareno. Madali po maging deboto. Pero yung pagiging deboto, yun ang kailangan natin mas maunawaan. Hindi pwedeng sa pangalan lang. Hindi pwedeng sa uniform lang. Kaya nga ang sabi ni Kristo, ang sino man sa inyo na nagnanais sumunod sa akin, ibig sabihin, pinipili mo, pipiliin mong sumunod kay Kristo, yan. Handa ka ba talaga? Kasi marami po sa atin, okay, deboto, nagdi-debosyon, kasi may kailangan lang. Kasi may hinihiling lang. Pero ngayon, sino ang nagnanais sumunod sa akin? Yan, welcome naman tayong lahat. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Sigurado ka ba talaga? Kasi hindi ito yung madali. Kasi mangangailangan ng pagpasa ng krus, paglimot sa sarili. Pag pinagninilayan ko po, no, simula kagabi, ano bang ibig sabihin ni Kristo, no, na papasanin mo ang krus? Sino mang naghahangad na magkaroon ng buhay, siyang mawawalan nito, pero yung mag-alay ng buhay dahil sa kanya, magkakamit ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, sa pagninilay ko po, kung gusto natin talagang maging alagad, gusto nating sumunod talaga kay Kristo, tingnan mo rin. Papasok ka sa isang relasyon, sa pakikipagrelasyon. Kailangan din naman tayong nag-grow. Mahalaga po sa isang tao ang nagmamature. Pag nagmamature, handang umako ng responsibilidad. Ang totoong maturity ng isang tao nakikita doon sa handa ba siyang i-give up yung para sa kanyang sarili, alang-alang sa kanyang minamahal. Yung ang isang taong mature, hindi na importante yung para sa kanya, kung ano yung kakailanganin niya, kundi kung ano ang pangangailangan ng kanyang mahal sa buhay. Handa ka ba dyan? Kasi baka marami sa atin may hinihiling sa Nazareno para sa sarili. Itataas mo yung passport, itataas mo yung mga documents mo para basbasan ng Nazareno, para umayos ang buhay mo. Wala naman po masama doon, no? Pero tingnan mo, baka nakasentro lang sa ako, akin lang. Sabi kasi, no, papasinin mo yung krus,
Handa ka bang umako ng responsibilidad? Ipapatong mo sa iyong balikat, gaano man yan kabigat, sisikapin mong pasanin, sisikapin mong gawin, alang-alang kay Kristo. Yan, di ba, sa mga mag-asawa po, no? Bago kayo pumasok, o bago kayo mag-asawa, tingnan mo muna yung isa't isa. Mature na ba? O mayroon bang kapasidad ang taong ito para maging mature at maging responsible? Baka kasi sa umpisa lang, I love you, mwa-mwa, chup-chup. Pero pagdating na ng responsibilidad, wala na, ayawan na. Konting hirap lang na mararanasan, ayaw na, suko na, balik ka na sa inyo, balik na ako sa amin, hiwalay na tayo. Kaya mo ba hanggang dulo? Kasi si Kristo pinatunayan na niyan. Kaya nga mula sa pagpasan hanggang sa pagpako sa krus. Alang-alang sa atin. Pero naipakita naman, nag-alay ng buhay. Pero ngayon, nabubuhay magpasawalang hanggan. Kailangan mong pumili. No? At sana po, piliin natin kung ano yung mas magbibigay ng buhay sa atin. Kahit na nahihirapan, kahit mahirap, pero meron tayong inner peace, inner joy na nararamdaman at nararanasan. Kung meron yon, ibig sabihin, nasa tamang direksyon ka ng pagsunod kay Kristo. Huwag lang basta-basta susuko, no? Huwag lang basta-basta aayaw na lang. Eh, nakala ko pa naman, pag nagsimba ako, pag nagdebosyon ako, maginhawa ang buhay. Kala ko pa naman, pag sumunod ako kay Kristo, wala nang problema. Iba yung pananaw mo, eh. Kaya nga dito, no? Ito yung sinasabi ni Kristo, handa ka bang danasin ito? Handa ka bang unahin ng iba bago ang pangangailangan mo? Handa ka bang umako na ikaw na lang magkasakit, ikaw na lang magka-COVID kaysa yung ibang tao? Yung maturity at pagiging responsible natin bilang alagad o nagnanais sumunod sa Poong Jesus Nazareno ay mahalagang katangiang dapat nating tinataglay. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating pong itutugon, Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat na tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang biktima ng opresyon
naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga upo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Huwag ka babaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ka'y kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang apawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon
kailanman ikay purihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,